unleash the full potential of this game. Thank you very much. Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman ay ating i-analyze ang huling decisive game na naganap sa katatapos lang na round number 1 ng ongoing AQ Prime ASEAN Chess Championship na ginaganap ngayon dito sa Quezon City Great Hotel. Ito ay sa bakbakan nila CM or Candidate Master Kuong Duy Dao ng Vietnam. 12-year-old boy, 21-16 na kagad ang rating at ang pambato naman ng Malaysia na si International Master Lithian Yao. Ayan, 25-15. Malapit na maging Grandmaster. Nakausap ko mga kamatsas. Meron na siyang 2 GM norms. Isa na lang ang kailangan niyang GM norm. At maaaring dito siya maging Grandmaster sa torneyong ito kapag nakuha niya, especially kapag nag-champion siya. Chance na niya talagang malaki. Okay, at bago tayo magpasimula mga kamatsas, sa live dito ng mga boards ngayon, nasa comment section below lang sa tournament details at kung papaano naman susuportahan ang AQ Prime app, papaano kayo makakapag-download, nasa comment section din ang link. So punta lang kayo doon ha, nakapost yan. Okay, tingnan na kagad natin ito. Ang ginawa ng bata ay nag-E4. Nag-D6 naman dito si Yuli Chan, D4, Knight F6, Knight C3 at pinasok ang Pirc Defense. Bishop E3, Bishop G7, Queen D2, nag-C6 at agad in-exchange ni Wonderboy ang Fianchetto Bishop. Capture, Queen A5, ayun, threatening, Knight X4, syempre dinipensahan at nag-C5. Talagang gustong manggulo kagad ni Yuli. At kumapture, nag-H3. Bakit? Kasi mayroong balak na magsasacrifice dyan, capture, knight g4 check double, makakapingas ng isang pawn. Kaya naamoy kagad ng bata, nag-h3, bishop e6, knight g2, g5. Ito ang g5 na medyo masama ang balak. Magro-rook g8, then rook g6, makukulong ang queen. b4, inistorbo muna at nag-queen e5. So dito, pag kinapture ang libreng pawn, eh, makukuha din naman ang pawn sa G5. Yun ang bawi eh. Kaya nag-queen E5 lang para maintain ang depensa. H4 na para hindi na tumagal. Baka mapahamak pa ang white queen sa paparating na tore. G4 at nag-castle. Knight C6 develop. Queen E3 bumalik. At nag-castle lang ang black. Dito kasi, kung titikman ang libreng pawn sa B4, may kapalit na atake. Okay, malalim na rin ang bata, oh. Pag kinapture, capture, pag nag-B6, may rook B5. Malalagay sa malaking alanganin ang black. Okay? Kaya dito, nag-castle at nag-rook AB1. Depensa na rin sa pawn. King H8. Para yung tore, ilalagay sa G8 at potential na makapag-create ng atake sa king side. A3, solid lang. Knight D7. Knight B5, may planong pumasok si 7 o kaya maneuver sa D4. Queen F6, Queen G3, dinepensahan ang pawn. Knight DE5, ayan, malakas na paparating, no? Solid na yung knight. Knight F4, Rook AC8, tamang forma lang sa C-file. Knight D5, ayun na, ginulo na ang black. Queen H6. Dito kasi kung kakapturein, capture lang, may threat, makakatulong eh. So makapagbibigay kahit papaano ng oportunidad sa puti na maka-atake. Kaya nag-queen h6 lang, umiwas c3 para pag nag-a6, may tatakbuhan ng knight sa d4, may depensa, tinagpas na ang bishop. Good move, capture, knight e5, may kahalili. Queen g3, pero teka muna mga kamatsas. Kung kakapturein ang libreng pawn sa h4, ah, may Knight X-A7. May ganong nakita si Yuli Chan. Pag kinapture, may Queen D4 check. Bawi din naman. Malupais tong batang to. May mga karga ding trap ha, pero nakita. Ang ginawa, Knight E5 muna, Queen G3, and kumapture na capture, F5. Nako, matindi ang paparating. May F4 na. Pipisain na ang White Queen. At dito medyo parang ininda ng bata eh. Nag-H5 na eh. Desperado na mga kamatsas. Dito ang remedyo ng computer, F4 na lang. Para hindi maka-F4 ang black. Yun nga lang annoying pag kinapture. Eh, hindi naman basta-basta makakapture ng white ang F3 kasi may rook G8. Maku-queenless. Di ba? Pero queen G5. Yan na lang ang gusto dito ni Stockfish. Pero mahirap magawa ng human eye yun. Katapot.
nag-H5, F4, at nag-Queen H4, at ang huling tira na ginawa ni Yuli Chan na napakalakas na parisay ng bata, pakigess nyo po, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat and congratulations sa mga nakakita ng Rook F5. Very strong. Kakapture na ang pawn sa H5. Resign si Kuang Doi. Ayan. Bakit nag-resign? Ito na yung paparating eh. Wala eh. O kapag nag-Queen takes E7, Rook takes H5, may threatening matchas. Wala namang check na magagawa. Diba? O kung di naman aalisin, Rook takes H5 pa rin. Diretso pa rin sa baba. Grabacious na dali siya sa ganitong forma. Pero bata pa naman, 12 years old lang eh. Okay, ngayon ay dadako naman tayo sa magiging decisive results ng ongoing round number 2 this time, mga kamatsyas. Nag-iintay lang ako. Naka-live yan ha, sa Chess24. O manood kayo ng live. Hindi ko po ma-live eh sa channel kasi yung internet dito sa hotel, eh hindi kakayanin. Kinakailangan ng mataas na level ng internet para mag-live streaming. Ganun pa man, lahat po ng mga decisive games dito, especially ay ire-report ko sa inyo. Ito ang naging resulta ng round number 1 kahapon. Ayan, IM Quezon, natalo kay IM Bersamina, Irvan, natalo kay Nolte, Prin, natalo kay Migaranto, Kung Doy, natalo kay Yuli Chan, Gomez, tabla kay Taher, Van Huy, tabla kay Darwin Lailo. Ayan, sa ating 2023 National Champion. Abangan nyo po ang results naman na mangyayari sa round number 2. At muli, huwag nyo pong kalilimutan lahat ng detalye na tanong nyo sa turneyong ito, nakapin lang sa comment section below. At kung kayo may mga katanungan pa, doon na lang tayo mag-usap. Ha? Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos. Oh, kamatsyas! Baka naman hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel na ito, mag-subscribe ka na at click mo ang notification bell all para lahat ng ating mga bagong videos ay mag-notify sa'yo. Ganun din sa ating YouTube English channel, IM Space Rodwings, subscribe and notification bell all. At sa ating namang Facebook page, kamatsyas, kung hindi ka pa nakakapag-follow, click mo na ang follow button at sa ating official website, kamatsyas.com, na kung saan ay pinopost natin ang pangdaigdigang balita sa chess, ganun din sa ating mga upcoming activities and tournaments. Pagkatapos niyan, makaka-receive ka na ng mga messages sa iyong cellphone number na i-register kahit walang internet, makaka-receive ka. At kung gusto mo namang sumuporta sa ating mga merchandise, narito ang ating mga merchandise. Maraming salamat! Kita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.